Let's watch this. Hello, magandang tanghali sa lahat. So, today is a new day. It's a new beginning and a blessed day to us na sa pagising natin. Ito yung best gift ng God kasi every wake up is a new beginning of life. It's a new blessings na darating sa buhay natin. It's a new challenges na kaya nating abutin yung mga gusto nating abutin sa buhay. So, don't lose hope. Always apply self-confidence and also don't forget God for everything that you want to achieve. Prayer is the most powerful weapon for everyone. So guys, today it's a rest day, so magluluto ako, nagkikrib din ako ng sarili kong food. So today magluluto tayo ng aking adobo. So ito yung aking chicken and chicken liver mix. So hindi na ako makapaghintay na sabik na ako sa aking recipe. So guys, please, bago ka pa sa channel ko na to, please subscribe and support this kind of video for more cooking tips. Hindi naman ako nag-a-add ng maraming viewers. Sa akin lang is ma-share ko yung skills ko na makatulong din sa mga taong gusto matuto magluto. So ito yung napaka-simpleng skill, napaka-simpleng recipe, very easy to prepare recipe, and pwede pang negosyo, and mas prepare ko sa pamilya nyo, magugustuhan ng mga anak nyo to. So, tara na. Umpisa natin, mga ka-mukbangers. Watch this. So, mga kapatid, ito na yung ingredients na gagamitin natin sa ating pagluluto ng ating specialty adobo. So, ito yung 2-piece onion. At nasa sa inyo na po, mas maraming onion, mas masarap. Garlic, mas maraming garlic, mas talagang masarap yun. Kasi ang garlic nagdadagdag ng lasa and aroma sa inyong niluluto. Then, yung chili. Nasa sa inyo na po. So, ang nilagay ay ako kasi mahilig ako sa spicy. So, 32 piece of chili yan. Green chili. Pero mas maganda yung pula. Kung gusto nyo talagang may kick yung kinakain. So, mas preferable ko yung red chilies. So, ito yung ating liver. Pinakuluan ko na siya para mawala yung lansa ng ating liver. And, ito yung ating one whole chicken mix part. And kinat na po natin ng small slices. So, vinegar. Pag once na may vinegar, ito yung girlfriend niya, yung soy sauce. Salt and garlic powder. And lalagyan natin siya ng peanut for the crispiness na magdadagdag sa kanya ng lasa. Na mga kapatid, medyo mainit na yung ating kawali. Ang gagawin natin is magkikisa na tayo. So, lalagyan na natin yung ating garlic. So, yan na. Medyo golden brown na yung ating garlic. Susunod na natin yung ating onion. Then, yung ating overload chili para habang ginigisa natin is mas dagdag siya ng spiciness. So, ayan na. Medyo okay na yung ating onion tsaka yung chili natin. So, ilalagay na natin yung ating chicken. And yung ating liver as well. So yan na po mga kapatid, mga bangers. So hayaan lang natin yan na lalabas yung kanyang moist at saka yung kanyang oil para mas lalong masarap yung lasa ng ating chicken. So hayaan lang natin yan na lalabas yung kanyang katas.
And talagang ma-fry siya sa sarili niya. Mantika is talagang magiging crispy yung ating lulutuin adobo. So, hindi muna natin lalagyan ng kahit anong ingredient. Hayaan natin na mag-labas siya ng sarili niyang katas. So, hanggang sa lumabas na yung kanyang mantika, saka tayo mag-proceed sa next na ingredients na ilalagay natin. So, babalikan natin after 10 to 15 minutes, mga kapatid. So, ayan na po. Ganyan na yung texture ng ating chicken. Is na gumanda yung texture niya. So, ayan na yung kanyang mantika. Lumabas na yung kanyang moist. So, ngayon, magpo-proceed na tayo na lagyan natin sila ng pampalasa. So, ayan na po. Lumabas na yung kanyang oily. So, ngayon, maglalagay na tayo ng pampalasa. So, lalagay na tayo ng soy sauce. Any brand of soy sauce po. Then, vinegar. So, tips lang po. Pag once na naglalagay ko ng vinegar, is huwag niyong i-mix yung inyong niluluto. Kasi, magkukontensyon na hilaw yung pagkaluto ng inyong dish. So, kasi yung vinegar kasi, pag once na nagmi-mixture ka ng vinegar, so hayaan mo muna na maluto talaga yung vinegar sa loob ng inyong nilulutong recipe. So yun lang po yung tips ko. So lalagay tayo ng garlic powder. Mas marami, mas masarap. And yung ating 1/4 cup of water para sa balance na taste ng ating acid and yung sour ng soy sauce. Then, pinch of salt. And then, we will add some pinch of seasoning para may lasa talaga yung ating lulutuin. Additional taste, kumbaga. So, hayaan lang natin na maluto yung ating vinegar o saka natin imimix yung ating ingredients lahat. So 3 to 4 minutes, medyo okay na 'yon kasi luto na 'yung ating vinegar. So pwede na nating i-mix 'yung ating adobo. So 'yan, lumalabas na 'yung aroma ng vinegar. So pag naaamoy niyo na 'yung aroma ng inyong niluluto na recipe, pwede nyo nang i-mix yung inyong ingredients para mas lalong kumapit. Parang misis mo, kailangan laging kumakapit sa'yo. So ganun, sa pagluluto kasi is kailangan haluan mo rin ng pagmamahal minsan. Kasi pag once na, kahit napakagaling mo magluto, pero yung feelings mo sa pagluluto is wala naman. So, wala. Hindi perfect yung pagluluto mo na yun. Parang hindi siya talagang yummy. So, ito na po yung napakasimpleng adobo natin. So, hindi pa yan. May hinahanap tayo na texture ng ating adobo. Yung talagang magre-reduce yung water niya at magkukontain siya ng oil. Yun yung pinaka specialty ko talaga. So i-reduce muna natin yung water hanggang sa ma-achieve natin or ma-reach natin yung oiliness na hinahanap natin sa ating adobo, mga kapatid. So hayaan lang natin yan. Hayaan lang natin siya na mag-reduce yung water niya. So ilalagay lang natin sa medium heat flame. So para magiging balance yung kanyang pagkaluto. So, luto sa labas and sa loob. And magiging juicy siya kasi papasok yung lahat ng ingredients sa loob ng ating meat ng kahit anong niluluto natin. So, hayaan na natin yan hanggang sa ma-achieve natin yung hinahanap natin na consistency ng ating dish for today. So, hayaan lang natin ng 10 to 15 minutes hanggang na ma-reach natin yung texture na hinahanap natin sa ating adobo. See, napakaganda na yung texture niya pero hindi pa yan talaga yung final na hinahanap natin.
So napakasimple lang ng dish ko na to. Pero ito yung killer dish na ginagawa ko lagi. So ikaw, kung mahilig ka sa extra rice, kung mahilig ka sa rice, nako, ubos yung kaning lamig nyo nito. So may depende kasi, may iba-ibang pagluluto ng adobo. Yung iba nilalagyan nila ng sugar, medyo sweet. So ito pa sa akin, hindi ako mahilig sa sweet na recipe. Pero sweet ako na tao, mapagmahal ako. So ang akin kasi, napaka yung talagang authentic na adobo yung ginagawa ko. Ito yung adobong Bisaya. So ito yung ginagawa ko. Ito yung pinaka-specialty na dish na lagi kong niluluto. Kaya hindi ako nagsasawa. Kahit araw-araw, ganito yung recipe ko. Ito yung favorite ko. Ito yung favorite ko na dish na niluluto ko. So, ayan na. Malapit na natin ma-reach yung ating hinahanap na consistent ng ating adobo. So, hayaan lang natin siya na mag-reduce pa yung ating mga nilagay na sangkap sa ating nilulutong adobo. Hayaan lang natin na mag-reduce hanggang sa ma-reach natin yung oiliness and thickness na hinahanap natin sa ating adobo, mga bangers and mga kapatid. So, babalikan natin yan after 15 minutes and titingnan natin kung anong resulta ng ating adobo. So, mga kapatid, mga kababayan, mga kamukbangers, ito na yung hinahanap na texture natin. After 15 minutes na binalikan natin yung ating adobo, so ito na yung perfect sauce ng ating adobo. Ito yung pinaka the best na texture ng ating chicken adobo sauce. Ito yung consistent na hinahanap ko sa aking pagluluto ng adobo. See, tingnan niya. So, pag ikaw, mahilig ka nito, mahilig ka sa kanin, ako, ubos yung kaning lamig at mapapa-extra rice ka. So, pag once na nagluluto kasi ka ng pagkain, so, haluan mo rin din ng pagmamahal yung iyong niluluto. So, ngayon guys, ito na yung perfect natin na texture. I-off na natin yung flame para hindi masyadong magiging dry yung ating adobo. So, ito na yun. Well done din yung ating chicken. Talagang nagtiturst din ako. So, kasi ako, ang pagluluto kasi is naging passion ko na siya. And daily routine, everyday na gusto kong alamin yung dish na yun, nag-i-invented ako everyday. Hanggang sa nagiging passion ko na siya, nagiging daily routine ko na yung pagluluto. So, nagiging talagang motivation ko na sa sarili ko yung I'm proud na medyo magaling ako magluto. Pero hindi ko pinag-aralan yun. Is natuto ako in my own self na gawin to. So I'm thankful to God na sa mga binigay niya sa akin. So guys, ito na yung ating perfect adobo dish. So ngayon magpe-plating na tayo at ako'y nagugutom na. Ito na yung ating adobo plating. So, tingnan niyo yung aking ginawang garnish. Cucumber. So, hindi pa nagtatapos dyan. Kailangan natin yung roasted peanut. Hello, hello, hello. So, after ng cooking process natin, so ito na, nagpre-plating na ako. So, napakasimpleng plating lang, di ba? Pero mas maganda pa to sa shota mo. Tandaan mo yan. So, nilagyan natin ng roasted peanuts sa top. So, para mag-add siya ng crispiness sa ating adobo. So, ito yung ating cucumber. Ito yung aking art ng aking garnish. So, I can't wait to try. You see? The oiliness. Ako! I can't wait to try my dish, my specialty. So, ito yung ating chicken liver. First bite is for you.
Sarap. Napaka yummy and juicy niya sa loob. Perfect. Sarap. Yung ating chicken. Ang sarap. So, napaka juicy ng ating chicken. And pumasok yung lasa, mga kamukbangers. Mga kapatid, pumasok sa manok yung lasa ng ating ingredients. Sapa, hindi mo kaya. Sarap. Wow, napaka-perfect. Andyan yung spiciness niya, andyan yung talagang aroma ng inyong ng aking ingredients na hinalo sa manok na to. So, napaka-perfect, guys. So, ito yung ating liver. So, walang bloody, talagang napaka-well done ng pagkaluto. And napaka-juicy sa loob. Tingnan natin yung ating soup, yung ating oil. Ang sarap. Please try this recipe. Kung anong feedback mo sa luto ko na to. At sundan mo kung anong procedure na ginawa ko. I guarantee you, 200% napakasarap. Sige na po, hanggang dito na lang po. Always natin tandaan, always tayo mag-ingat dahil may paparating na naman na hindi natin inaalam. Always remember, God is always there. Always pray and always keep safe yourself. Sanitize, kailangan ng kalinisan sa inyong paligid. So dito na lang po, dito ko natatapusin itong video na to. Maraming salamat at always tayo mag-ingat and God bless you all.